Sibuyas, karot, sayote, sichero. Eventually. Thank you.
Gawin natin yung yung manok. Mahin natin. Sensyo na kayo sa boses ko at medyo malat. Nawawala na ata ako ng boses. Hindi ko alam kung bakit. So ito, mahin natin siya. Strips. Papainit na tayo ng kawali. Lagyan natin ng about 2 teaspoon ng mantika. Pagigisa tayo ng bawang at sibuyas. So, ito na nga pala yung nahimay na manok. So, kailangan ganyan ang himay niya. Ayan. So, ilalagay na natin ang sibuyas. Gisa natin. Hinahin po natin yung sibuyas para hindi na susunog yung bawang. Pero ako sa totoo lang, mas gusto ko yung una yung bawang kasi amoy na amoy agad yung aroma nung ginigisa mo. So pagluto na yung ating sibuyas, ilagay ang bawang. Itong bawang na matitira, ito toasted ko to. Makita niyo mamaya kung ano gagawin ko sa toasted garlic. So gisa lang natin siya. Hanggang sa mag-brown yung ating bawang. So medyo nagba-brown-brown na yung ating bawang. Kaya ayoko ng dekoryente na kalan, masyadong matagal ang proseso nitong matagal mag-ano. Sunod natin yung carrots. Matagal-tagal itong carrots at matigas po kasi ito. Kaya ito dapat ang isinusunod. Mag-isa lang natin ng konti. So pwede na natin isunod yung manok. Yung ating hinimay na manok. Hindi pa pala ako na Okay. Bigyan natin ng konting sabaw para hindi matuyo lang. Pwede na natin isunod ang ating mas matagal itong mga limang buhok ng ating sayote. Pwede ka maglagay ng kahit anong gulay sa yun lang, kahit anong gulay. Wala tayong repolyo, so ito ang nilagay ko, sayote. Pwede ka maglagay ng repolyo, sitsaro, oh, katulad nito, sayote, celery. Celery. May celery nga pala ako sa ref. Nakalimutan ko. Ito
simplahan natin ng konting kalat. Ayon sa panlasa nyo. Hindi na ako magbibigay ng measurement at baka mamaya matabang kayong magtimpla. Kung maalat kayong magtimpla, so kayo na ang mag-adjust ayon sa inyong panlasa. Dagdagan pa natin ang sabaw. Ito yung sabaw na dinaglagaan ko ng manok. Isasabaw ko po yan mamaya dun sa pansit. Sa sotanghon. Takpan muna natin. Lagay tayo ng paminta. Masarap mas maraming paminta. Mas spicy. So, tingnan natin kung malambot na ang ating medyo matigas-tigas pa siya. So, takban ulit natin. Let's see. Kano na ang kanyang malambot na ba? Yeah, pwede na. Okay. So, ilagay natin ang ating sitsarol. Sandali lang po. Mas masarap, mas malutong. Dapat pa na binlunch ko yung ano, yung mga gulay natin. So ito, tatabi po natin ito muna. Kapan ko lang ng mga 2 minuto siguro. So, pwede na. Pwede natin din yung takbo. Panguin ito. Oops. Okay. Panguin na natin at ating ihiwalay. With some spice. So, iwalay natin. Bagay natin muna siya dito. At tayo'y magbisa uli para sa hindi, lalagyan na lang pala natin ito. Ang ating sabaw. Para sa ating sotanghin. Lagyan natin ng garlic powder. Onion powder. Paminte. At konting patis. Then, pakuluan muna natin. Diyan ko ilalagay yung sotanghon. Kasi
Diyos, gusto ko yung lutong-luto ang sotang hon. Sinisigmura ako pagka hindi luto ang sotang hon. So, ayan po. Pakuluan lang muna natin siya. So, lalagay na natin ang ating sotang hon. Sorry. Okay lang po maraming tubig yan. Kasi sisipsipin niya na sotang ano eh. Mas masarap na mas luto yung ano ating sotang hon. Prito tayo ng ating bewang. Tustahin natin maigi. Huwag naman yung sunog. Yung tamang tusta lang. Pasensya na kayo guys at kanina pa pala ako salita ng salita. Eh, eto, hindi ko alam na hindi pala naka-record. Naluto na siya, no? So, hinalo ko na itong nustang bawang. Pati yung ating mga gulay. So, ito kinalabasan ng ating pansit bawang. So, tanhong bawang. Try nyo at hindi kayo magsisisi. Masarap ito. So, yun na lang guys. At ang hinayang ako ang haba pa naman ng sinabi ko doon. Sarap. Sarap niya. So, yun na lang guys, kita-kita ulit tayo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa channel ko para sa mga susunod na video, sa mga susunod na menu. Paki-like and share, and don't forget to hit the bell notification. So, yun na lang po. Sayonara.